May nakita lang akong post galing dito sa Facebook page ni Diwata. Ito, basahin natin yung nakasulat. Oh. Puro pa-picture, pa-picture. Hindi naman ako kikita sa inyo. Ito ha, naisip ko ngayon, bawat may magpapa-picture sa akin, magbabayad ng 1.5 kada isang tao. Nang mapakinabangan ko naman, mga pang-istorbo nyo sa akin. Yun ang nakalagay. Mukhang balak ni Diwata na madagdagan pa yung kita niya. Biruin mo, kada magpapapicture sa kanya, magbabayad ng 1.5 sa dami ng kumakain sa kanya, ang laki ng kikitain niya dyan. Kung ma-afford nila yung 1.5 na kada picture kay Diwata, di ba? Pero kung hindi naman, eh, kain ka na lang. O hindi ka pwede magpapicture kasi hindi ma-afford yung 1.5. Eh kung yun naman ang desisyon ni Diwata, wala tayong magagawa dyan. Dahil yun ang siya naman ang masusunod dyan. Dahil negosyo niya yan at lugar niya yan, di ba? Kasi hindi naman pwedeng sabihin ng ibang tao na dapat ganito gawin mo, dapat ganito gawin niya, dapat hindi ganito, dapat ganyan. E bali wala naman yan eh. Kasi sa uli, desisyon pa rin ni Diwata ang masusunod. Kung anong gusto niyang gawin sa negosyo niya at kung anong yung gusto niyang gawin sa lugar niya. Di ba? Kaya kung naisip ni Diwata na maningil ang 1.5 kada magpapapicture sa kanya, eh walang problema dyan. Dahil alam niyang yun ang tamang gawin. At yun ang alam niyang tamang solusyon para mabawasan o walang mangulit at hindi siya maistorbo sa mga gawain niya, di ba? Siyempre, kung afford mo naman ng 1.5 kapalit ng papicture kay Diwata, walang problema. Wala dagdagan pa yung kita ni Diwata sa pansa niya, di ba? Pero kung hindi mo naman afford na magbayad ng 1.5, eh, pagtas mong kumain, umalis ka na lang. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Kasi wala naman tayong magagawa dyan. Kung ano yung desisyon ni Diwata na ganyan ang gawin, eh wala naman tayong magagawa dahil negosyo niya yan at lugar niya. Hindi naman pwedeng diktahan siya ng ibang tao kung ano ang dapat niyang gawin sa negosyo niya. Siya pa rin naman ang masusunod dyan. Kaya kung alam niyang yan ang tamang gawin, eh walang problema yan. Ituloy lang niya kung ano ang desisyon niya.